Okay, kung nandito si Papa talaga, takot po talaga palitan po lahat yun. Kaso wala na po si Papa. Hindi napigilan ng bida sa teleseryeng Mars Ravelo's Darna na si Jane De Leon na maging emosyonal nang balikan ang mga hirap na pinagdaanan niya sa buhay. Sa pinakabagong vlog sa YouTube ni Oji Diaz na inupload nitong August 17, 2022, ibinahagi ni Jane ang kanyang naging buhay bago siya naging artista. Kwento ng aktres, maayos naman ang pamumuhay ng kanilang pamilya noon. Mayroon silang sariling bahay, kotse at ari-arian. Nagsimula lamang magbago ang lahat nang maloko sa negosyo ang kanyang ama ng mismong kaibigan nito. Dahil dito na trauma ang kanyang ama kung kaya't hindi na ito nakapagtrabaho. Naging kapos din sila sa puntong hindi na makabili pa ng kanilang mga pangangailangan. Paglalahad ni Jane, wala talaga kaming makain. Naasin na lang po talaga yung kinakain namin, ganyan. Asin kasi walang wala po talaga kaming pera. Nawala ng trabaho si Papa, si Mama po ang nagtatrabaho para sa amin. Parang naging house husband si Papa, minsan kapag walang-wala kami, syempre sweldo ni Mama hindi naman enough sa amin. Minsan yung kinakain na lang namin, asin, tapos kung alam niyo yung tuyo na may mantika. Patuloy niya sa sobrang wala po talaga kaming pera, kahit piso po talaga wala. Yung manok ng kapitbahay namin, pumasok sa bahay, kinuha ng tatay ko, kinatay niya, ginawa niya adobo. Ganun po kami kadesperado na makakain nung araw na yun. Hindi rin po namin alam kung saan galing yung manok. Siguro biyaya na lang ng Panginoong Diyos yun na makatawid kami sa gutom. Labis naman ang panghihinayang ni Jane na maagang pumanaw ang kanyang ama at hindi niya naparanas dito ang maganda at marangyang buhay na meron siya ngayon. Humahagulgul yung saad. Kung nandito si Papa talaga kung ano man ang nangyari since nung bata siya, pati yung naloko siya, gusto ko papalitan lahat yun kaso wala na po si Papa. Ang hirap kasi gusto kong bumawi sa kanya sobra. Gusto kong ipa-experience po sa kanya lahat ng sarap ng buhay na meron kami ni Mama. Ibinahagi rin ni Jane ang mga pagsubok na kanyang dinanas nang magsimula siyang pumasok sa mundo ng showbiz at sa grupong girl trends ng It's Showtime. Laguna kami, Quezon City to Laguna ang layo. Magkano lang po ang TF ko noong panahon na yon? Akala ko nga kahit ganun kaliit ang TF ko ay ang laki-laking bagay na sa akin noon. Para po makapasok kami sa trabaho kinabukasan, ang ginagawa po namin ni Mama, hindi alam ng ABS-CBN to. Doon po kami natutulog sa dressing room. Minsan po tumatambay po kami sa convenience store, iidlip kami sa convenience store, iidlip kami kung saan-saan. Kahit po doon sa taas ng MRT sa gilid, umiidlip po kami ni Mama doon. Nagulat si Oji Diaz sa naging pahayag ni Jane kung kaya't kinumpirma nito kung ganun pa talaga kahirap ang buhay niya noon. Sagot ni Jane, sobra po talaga, ginapang ko po, ginapang po talaga namin lahat. Nabago lang daw ang kanyang buhay nang mabigyan siya ng break sa primetime series ng ABS-CBN na halik noong 2018. Nagsimula na rin siyang mabigyan ng mga racket. Kaya naman sa unang pagkakataon ay nakapagrenta na siya ng apartment. Muli siyang tinanong ni Oji kung mabilis ba niyang narating ang pangarap maging artista. Sagot ni Jane, hindi naman agad-agad yung makakakuha ka agad ng role. Siguro bihira lang po sa artista na ganun bigyan ng opportunity. Ako po kasi talaga, kayod po talaga ako eh. Nang simula po talaga nag-audition ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang agencies. Sa panayam, naging bukas din si Jane sa lahat ng mga puna na natatanggap dahil sa pagiging bida niya sa Darna. Nung una ay nasasaktan daw siya sa mga negatibong komento tungkol sa kapasidad niya bilang artista. Ngunit kalaunan ay tanggap at naiintindihan niya ang mga ito. Imbis na mainis at patulan, nagpapasalamat po si Jane sa mga kritiko dahil nagbibigay raw iyon ng lakas sa kanyang mag-effort pa sa trabaho at sa sarili. Narealize ko na hanggat nabubuhay ka, may bashers ka, di ba? Nagpapasalamat naman din po ako na may bashers. Nagpapasalamat din po ako na nag-e-effort sila for me. Siyempre, isa na rin po yun na may mga lessons din ako na natutunan. Kung hindi rin dahil sa kanila, ay hindi ako maging better na tao. Hindi ko mas pagbubutihan. Sa huli, umaasa si Jane na magbago ang tingin sa kanya ng bashers kung mapapanood ng mga ito ang Darna.
Sana mapanood ko muna nila yung Darna. Malay mo magbago ang tingin nila sa akin. Mas ma-appreciate nila ako, not just as Darna, but as a person. As Jane din.